and you come through. Hello guys, welcome back to my channel at ito ang inyong baby boy at ako, ang baby nyo. And so magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa channel na ito kung saan na ay matutunghayan nyo mga kwento ng buhay ng ating mga subscriber. Ayan, so yung ating mga mamamayan ay nagpapadala ng kanilang mga buhay, istorya upang ibahagi sa atin at may mga bagay din tayong pinag-uusap-usapan tungkol sa mga buhay-buhay. So maraming salamat po sa patuloy na pag-subaybay at pangtagilip nyo ng programang ito. Maraming salamat po. At thank you po sa patuloy na pag-subscribe sa channel na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na sa channel na ito. At i-click mo ang notification bell para updated ka sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. At meron po tayong buhay at storya na magbabahagihan ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa nagpapadala ng kanilang mga buhay, istorya. Ayan, so okay, masayang-masaya palagi kasi kapag mayroon akong binabasang istorya ng buhay upang ibahagi sa bawat isa. Ayan, so sabay-sabay po nating basahin ang buhay ng ating letter sender ngayong araw na ito. So, ang kanya pong Liham, ayan, so ito po yung kanya. Ano, basahin na po natin. Magandang araw po, Mr. Baby Boy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bona. 26 years old. At ako po ay nakatira sa Linaw, North Tugigaraw City. Uumpisahan ko po dito ang aking kwento. Noon pong dalaga ang aking nanay, siya po ay nagtitinda ng kanyang sariling kapihan at sopas sa palengke. Marami po siyang naging customer at mostly ay mga tricycle driver, kapwa niyang mga vendor, at meron po siyang customer na isang fireman na nanliligaw sa kanya. Kaya lang, hindi ito pinansin ng aking nanay. Paulit-ulit nitong pumupunta sa kanyang pwesto para magkape at para mapansin ng aking nanay. Pero, ang sabi ng mama ko, huwag mo nang subukan pang manligaw kasi may obligasyon pa ako sa magulang ko. At kailangan ko pong kupang tulungan sila. At lumipas ang ilang araw, meron na namang gustong pumorma at manligaw sa kanya. At sa puntong iyon, hindi na nakatanggi ang mama ko. Isa siyang tricycle driver at ang taong iyon ay kapatid ng papa ko. Siya po ay si Tito Muling. Sinagot po siya ng mama ko at naging sila. Lumipas ang ilang buwan, nagpakasal sila sa West. Si Tito po yung mabait, masipag at maalalahanin. Siya lahat ang gumagawa, maglilinis, nagluluto, naglalaba, at namamasada. Bago po niya sundin ang nanay ko sa palengke, wala pong masasabi si mama sa kanya dahil nasa kanya na ang lahat. May tsura. Halos si mama po ay parang doon niya sa bahay kasi sobrang mag-alaga ang Tito Muling ko. Kaya lang, sa 5 taon na pagsasama nila ay hindi sila nagkaroon ng anak. Hindi nila alam kung sino ang may diferensya. Naging masaya sila sa 5 taon hanggang sa dumating ang isang araw na nagkaroon ng sakit ang tito ko. Meron po siyang kanser sa utak. Lagi niya po itong inuuntog sa pader o kahit saan para lang maginhawaan ang tito ko. Pero kahit dalhin siya sa ospital ay wala pa rin kasi
malabo na. Hindi na alam na nasa stage 4 na pala ang kanyang sakit. Hindi kinaya ng tito ko ang kanyang sakit at siya ay namatay. Ilang araw nang pinagluksaan ni mama si tito nang bumalik si mama sa pagtitinda sa palengke. Nang biglang sinundo ni papa si mama sa pagtitinda sa palengke. At sinabing gusto niya ito. At umayaw talaga si mama nang namimilit si papa. May isa nang niloko niya si papa at nag-aabang sa parkingan. Sa may tricycle na dala ang inutusan niya ng isang tao na kaibigan niya. Sanabihan itong kunin si mama sa pwesto niya at sinabing magsusundo pauwi nang hindi pumayag si mama. At kinailangan pa siyang hilahin at isinakay sa tricycle nang ayaw niyang sumakay nang hinawakan niya ang mga bakal sa may pintuan ng tricycle para hindi lang siya makasakay. Kaya lang, malakas si papa. At kasama niya, nabali ang isang kamay hanggang umiyak-iyak si mama. At wala na itong nagawa. Dinirecho ni papa si mama sa bahay nila. Sa barangay. At doon siya pinatulog ng kinaumagahan. Nagtago si mama sa may likod ng CR at hinanap siya ni papa at iyak ng iyak si mama. Nang marinig ni papa, doon niya nakita. At kunelyuhan niya si mama hanggang sa dumaan. Ang mga araw ay masasakit at pinagdaanan ni mama sa aking ama. Nung malaman ng aking lolo ang mga pinagagawa ni papa sa mama ko, dahil wala silang kaalam-alam noon na sumugod po ang lolo ko sa bahay nila. Pilit na kinuha si mama dahil ilang araw ding hindi nagtitinda si mama sa palengke dahil sa ginawa ng papa ko. Kinuha ni lolo si mama at pinagsabihan niya ito na huwag nang lumapit kay papa Nang makabalik si mama sa pagtitinda ay sinuyo ni papa si mama. Dumaan din ang ilang araw, hindi ito tinigilan ni papa hanggang sa napapayag niya si mama. Aaminin ko po noong una ay naging marhas ang naging panliligaw ni papa hanggang sa nagsama sila. At wala pang isang taon si Tito nung namatay, si Mama ay parang sapilitan lang. Na nakisama kay Papa. Hanggang sa nabunti si Mama at ako ang naging bunga. Umuwi si Mama sa bahay nila, Lolo at Lola, hanggang dito na niya ako pinanganak. Sa Barangay Linaw Norte. Isang midwife na nagpaanak kay mama at ang midwife na to ay siyang nagpangalan sa akin. Pinagduktong niya ang pangalan ng papa ko at ng mama ko.
Lumipas ang ilang buwan ay sinundo ni Papa kami ni Mama dito sa bahay. Ngunit ayaw ni Mama. Sabi ni Mama, gusto niya na daw makipaghiwalay. At walang nagawa si Papa kasi andito si Lolo. At aktong susunduin niya kami. Magkaiba po, Mr. Baby Boy, ang pag-uugali ng tito ko at ng papa. Si tito, mabait, pero ang tatay ko, ibang-iba. Basagulero at lumaki ako na hindi ko nakasama si papa. 4 years old ako at pinamulat ni mama sa akin na masama ang papa ko. Responsable at missing kong duling. Wala akong natanggap sa papa ko. Namulat akong may galit sa papa ko at kahit pagbigkas ng papa ay hindi ko magawa. Nagtuloy-tuloy si mama sa pagtitinda sa palengke para sa amin. At hindi na niya inaasahan ng papa ko. Ilang buwan ding hindi sila nagsama ni mama. Nang mabalitaan namin na may ibang babae na naman si Papa at hinayaan na ni Mama hanggang may nanliga ulit kay Mama. Isang tauhan ng kapitan sa palengke na mas bata kay Mama. Tawagin na lang natin siya sa pangalan Momoy. 10 taon ang agwat nila sa isa't isa. Hindi niya tinigilan si mama hanggang sa mapasagot niya ang mama ko. Hanggang sa naging sila. Tinanggap niya ako bilang anak at sa una, hatid sundo niya si mama at laging dumadalaw sa bahay namin. Matapat siyang driver ng kapitan sa palengke at isa din siyang tanod. At taga-kolekta ng pera ng mga tricycle sa parkingan. Naisipan nilang magsama ni Mama at tumira din kami sa palengke sa poder ni Boss Tito Momoy na kapitan ng palengke noon. Sa unang pagsasama nila ni Mama ay naging okay naman sila. Pero nalaman kong hindi pala niya ako gusto. Lagi niya akong pinapalo kapag may mali ako. Nagkaroon sila ng anak ni Mama, isang kambal na babae at lalaki. At dahil panganay ako, ako na ang naging katulong ni Mama sa pag-aalaga ng kambal kong kapatid. Si Tito Momoy naman ay busy sa pangungolekta araw-araw at sa gabi ay nagroronda siya sa paligid at minsan pinagdadrive niya ang kapitan. Kaya kaming dalawa na lang ni Mama sa tindahan at sabay ang pagtitinda niya ng kapihan at sopas sa palengke. Lumipas ang ilang buwan, medyo nag-iba ang ugali ni Tito at naging tamad. At naging irresponsible din at minsan hindi niya naiisip ang gastusin ng dalawa niyang anak na naggagatas. At ako naman po ay nag-uumpisa na ding mag-aral sa kinder sa Linaw. At ako ay doon in-enroll ni Mama para diretso na lang ako sa kainan sa bahay nila, Lolo at Lola. Kapag tanghali, parang 2 katawan si Mama kung kumayod kasi 3 na kami. At dahil din sa walang maibigay ang papa ko, sa totoo lang, Mr. Baby Boy, malas si Mama sa mga nakasama niya. Naisipan ni Mamang ipaampun ang kambal kong kapatid sa bahay ampunan dahil kakamatay din lang ng aking lolo. Wala nang mahingan ng tulong si Mama at nagpatulong si Mama sa pinsan ko na magtrabaho sa DSWD.
Si tita ang nag-asikaso sa pag-aampon sa bahay ampunan at tumira ang mga kapatid ko ng isang taon sa ampunan dahil sa kahirapan, katamaran ng isang kinakasama ng mama ko, at dumating sa puntong umalis kami sa tinitira namin sa palengke. At umuwi kami sa Linaw dahil wala nang kasama yung lola namin sa bahay. At dahil nakapag-asawa na ang mga kapatid ni Mama at nagbukod-bukod na sila, tumigil na din si Mama sa pagtitinda dahil walang maiiwan sa bahay. Dahil si Lola ay nagtitinda din sa palengke. Bali si Lola na nagtaguyod sa amin. At nagkaroon ulit ng anak si Mama sa kinakasama niyang si Tito Momoy, na ipinanganak niya ang bunso naming kapatid na naging palainom na ang kinakasama niya. Nasobrahan sa alak at naapektuhan ang kanyang liver hanggang lumala at dahilan ng kanyang ikinamatay. Baby pa ang bunso niya naming kapatid nang iniwan ang tatay niya. At doon, napagtanto ni Mama ang sobrang hirap ng buhay, na siya na lang mag-isang nagtataguyod sa amin. Mabuti na lang, nandiyan ang aming lola na katuwang ni Mama. Mabait si Lola, kaso may pagkamataray. Si Lola pa ang nagsabing babawiin niya ang dalawa kong kapatid sa bahay ampunan. At nagsama kami ng aking mga kapatid. Nagkaedad ako ng 9 taong gulang nang kunin ako ng tita ko na nagtatrabaho sa DSWD. At sumunod ang babaeng kambal kong kapatid at kinuha kami para tumulong sa gawaing bahay. Pinag-aral kaming dalawa ng kapatid ko at yung kambal na lalaki na kapatid ko ay kinuha din ng kapatid ng tita ko. At nag-iisang pulis, pero nasa isang barangay lang kami sa kadahilanan na hindi na kaya ng mama ko ang pagpapalaki sa amin. At naiwan ang bunso namin na kapatid sa aking mama. Lumaki kami ng mga pinsan ng mama ko, lumaki kami sa mga pinsan ng mama ko na may mga trabaho at pinag-aral kami at itinuring na anak. Nagpapasalamat ako sa kanila, Mr. Baby Boy, kasi napakabait nila. Wala po akong masabi sa kanila. Siguro, sila yung naging instrumento ng Diyos para makatulong sa mama namin. Ngayon, wala na din ang aming lola. Ako, hindi ko natapos ang aking pag-aaral at inuna kong tulungan ng mama ko. Ang kasunod kong kapatid na babae ay nakapagtapos ng food tech sa at ilang buwan siyang nagtatrabaho sa Jollibee ngayon. At nakapag-asawa siya na nasa bahay na siya ng asawa niya ngayon. At ang kapatid kong lalaki naman ay na napakasaway noon, hindi niya naituloy ang kanyang pag-aaral. At nagtrabaho siya sa anak ng tito naming pulis na may restaurant sa Maynila. At isa na din siyang tagaluto doon. Mabuti na lang, nakaisip siya ngayon na tinutulungan niya din ang aming nanay at ang bunso naming kapatid na may asawa na din, na nasa poder ng asawa niya. Ngayon po, Mr. Baby Boy, kami na lang ni Mama at ang asawa ko ang nakatira sa lumang bahay ng lola ko. Mabuti na lang po may napagkakakitaan kami ng mag-asawa dito sa bahay at may maliit kaming parlor dahil isa pong hairstylist ang asawa ko. Hanggang dito na lang po ang aming kwento, Mr. Baby Boy.
Maraming maraming salamat po. Ayan, hello po Miss Bona. Maraming maraming salamat po sa inyong buhay, sa istorya ng buhay nyo na pinadala nyo sa programang ito. Ayan, so ako'y natutuwa at isa talagang malaki pa sa salamat ang sa bawat letter sender na nag-effort para magpadala ng mga buhay istorya nila upang ipadala dito sa programang ito. At upang maibahagi sa mga manonood at tayo merong ma-inspired sa kwento ng buhay ninyo. Ayan, so ako'y nagpapasalamat kasi hindi biro ang pinagdaanan ng inyong mama. Siya ay napakatapang na babae. Yung mamatayan ka ng, yung iwan ka ng jowa mo ay masakit. Sobrang sakit na. Lalo na kapag mahal na mahal mo yung jowa mo, karelasyon mo. Eh yung namatayan ka pa. Tapos, nakapangasawa ka ulit. Namatay ulit. Nakapangasawa ka ulit. Namatay ulit. Diba? Parang sobrang durog na durog yung puso mo. Sobrang nakakadurog ng puso. Ayan, paulit-ulit. Parang nakakadalang magmahal ulit. Nakakadalang sumugal. Pero parte ng buhay at meron talagang taong hindi sinuswerte sa pag-ibig, hindi blessed sa pag-ibig sa partner sa buhay. At meron tayong kanya-kanyang blessing na meron sa buhay natin. At yung mga ganyang bagay ay nangyayari para hubugin o subukin ng isang tao kung gaano katibay, gaano katatag ang kanyang sarili, ang kanyang pagkatao. At ang Diyos hindi nagbibigay ng mga ganyang pagsubok kapag alam niyang hindi niya kaya. At dahil yun ang naranasan ng nanay mo, ayan ay pinahintulot lahat ng Diyos at kinaya niya. Ayan. So napagtagumpayan niya yung mga bagay-bagay at ako'y natutuwa at ang inyong buong pamilya ay kahit hiwa-hiwalay ay buo pa rin. Hindi katulad ng ibang napunta sa iba. Yung ibang mga tumira sa ampunan ay napupunta sa ibang pamilya. Yan, so maraming maraming salamat po. At sa inyo salamat din po sa pagiging isang mabuti niyong anak. Kasi kayo ang isa sa sandalan ng nanay niyo simula nung una. Kasi kayo yung panganay. Kayo yung nakasaksi at nakakita ng lahat ng hirap na pinagdaanan ng nanay nyo. Ayan, so ako rin ay ako din po ay panganay sa aming magkakapatid at bago pa yung mga kapatid ko ay mas nasaksihan ko kung ano yung pinagdaanan ng nanay ko kasi mas una akong pinanganak sa kanila. Kaya kaya mas kailangan natin maging matured. Kailangan natin intindihin yung mga bagay-bagay. Kailangan natin maging matapang kasi walang ibang sasandalan yung nanay mo kundi bukod sa mga kapatid niya, sa magulang niya, kundi sa'yo kasi ikaw yung panganay na anak. Ikaw yung isa sa tungkod niya. Ikaw yung isa sa aalalay sa kanya. Kaya mabuti yan. So, lalo na yung mga anak na dapat ay gagabay at aalalay sa mga magulang. Yan, so kung kayo ay isang anak, dapat alam nyo yung purpose nyo bilang isang anak sa inyong magulang. Huwag tayo maghanap sa magulang natin. Ang lagi importante ay ano ba yung ating maibibigay, ano ba yung ating maitutulong, ano ba yung ating magagawa para sa magulang natin. Hindi kung ano yung magagawa ng magulang natin sa atin. Laging huwag tayong maghanap sa kanilang pagkukulang bagkus ay isipin natin o gawin natin ang dapat natin gawin para sa kanila. Ayan, so napakaiksi lang ng buhay, no? Yung iba wala pang asawa pero si nanay mo nakailang asawa na, no? Pero ang ibig kong sabihin, napakaiksi lang ng buhay. Gawin natin ang mga bagay na makakapagpasaya sa magulang natin
gawin natin mga bagay na makapagpasaya sa buhay natin, kasi ang kasiyahan ng magulang mo ay kasiyahan mo rin. Walang anak na nakikitang nalulungkot ang kanyang magulang. Walang anak na nakikitang nasasaktan ang magulang niya. Kaya kapag nakita mo na napasaya mo yung magulang mo, doble yung kasiyahan mo, kasi magulang mo siya eh. At ako ay hanga sa iyo bilang isang anak, kasi nandiyan ka pa rin, tumutulong sa magulang mo. At yun yung isa sa purpose ng anak, ang tumulong sa magulang. At maraming salamat sa buhay mo, kasi ginagamit ka din ng Diyos na it's your time na pagbalik ng lahat ng paghihirap ng magulang mo sa'yo. At huwag ka mag-alala, kasi in the future, mga anak mo naman ang magbabalik ng mga bagay na yan sa iyong buhay. And so, sabi nga, ang igalang mo at respeto mo yung mga magulang mo, kasi pagpapalain ka ng Diyos, meron kang bibigyan ka ng mahabang buhay dito sa lupa. Ayan, meron kang reward sa Panginoon sa mga kabutihan na ginagawa mo. At kay Nanay, and so God bless you po, Nay. Alam ko nanonood kayo lagi ng video ko. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mahanap niyo din forever niya. Joke lang po. Ayan, so God bless you po. Ayan, so maraming salamat po sa patuloy na panonood niyo ng aking YouTube. At yun lang po. God bless you sana ay kayo ay palaging nagsisimba at na may makakilala rin kayo sa Panginoon. At lagi kayo magbasa ng Bible. Ayan, so hindi ko po alam kung ano pang sasabihin ko. Ayan, so God bless you po. Hinihiling ko ang yung lakas ng katawan at mahaba pang buhay dito sa lupa upang maging masaya. Ayan, so makasama nyo yung mga apo nyo. Ayan, so God bless you po. At ganun din po sa pamilya ni Miss Bon, na maraming salamat po, at magkaroon kayo ng malakas na pangatawan. At i-bless pa kayo ni Lord upang maraming salamat sa iyong blessing na binibigay sa ibang tao at sa mga magulang, sa magulang mo, kasi i-bless ka pa ni Lord. Ayan, so share your blessing para magkaroon ka rin magkaroon ka pa ng marami pang blessing. So maraming salamat po sa inyong boys. Sana ay kay na-inspired sa kwento ni Miss Bon. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. At sana all ligawin, sana all habulin, di ba? Ayan, so buti pa si Nanay. Ayan, so siguro napakaganda ni Nanay. At marami nang liligaw. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. Ayan, so kung gusto niyo po magpadala ng istorya ng buhay niyo, ay ipadala niyo lang po sa akin sa Facebook, sa TikTok at sa IG ko. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, ay mag-subscribe ka na. Ayan, so ako po ang inyong baby boy, at ako ang baby niyo. Ayan, so maraming salamat po. God bless you. Mahal ka ng Diyos.